O God, binaglore, muli inyong lingkod, Badwari, Beseril, inyong makasama sa isang pag-aaral, isang sagot at tungkol sa nag-message sa atin. Kapatid, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sa panibagong araw, panibagong namang video na ating iparinig sa inyo sa ating live streaming. At sa lahat ng mga Seventh-day Adventist Church, The Angels Message Worldwide, National, Regional, at sa lahat ng mga churches sa Three Angels Message. So mga kapatid, ngayon ating pag-usapan, naganap na talakayan sa isang baptist na mangaral, nagpakilalang defensor o defender. Gusto ko lang ipaliwanag mga kapatid dahil mayroon din nag-chat sa atin. Bakit? Mayroon mga nangyari na mga sharing, debate. Unang-una, hindi tayo ang naghamon, hindi tayo ang nag-challenge sa kanila. Nakalagay po yan sa aming conversation sa Facebook. Sila ang naghamon. At ang atin din mga kapatid, unang Pedro 3.15, palagi tayong handa sa kang sino man, kahit sino mang tao na magtanong sa ating pananampalataya. Kaya nangyari yan mga kapatid. Ngayon, ang isang Baptist Church, mga kapatid, patunayan daw umano niya na ang kaligtasan natin, mga Adventista, ay sa magitan daw umano ng kautusan. Yan ang kaniyang paksa, affirmative side. Siya ang affirmative side sa naturang sharing. Kaya, nagtanong ako sa kanya mga kapatid dahil affirmative side, siya. Ibig sabihin, sang-ayon siya sa kanyang paksa. Dahil ang paksa, mayroong Adventista, niya ang kanyang batayan, Biblia at referensya. Ibig sabihin, nakalagay pala ang Adventista sa Biblia. Dahil siya ang affirmative at siya ang magpatunay. Ngayon, at tungkol naman sa kautusan o sa kaligtasan, wala tayong aral. Na ang kaligtasan sa kautusan lang. Wala tayong aral dyan, mga kapatid. Kaya nga, nahuli siya sa bandang huli, kahit ginamit pa niya ang writing si Lindsey White, Sign of the Times, Review and Herald, ginamit niya yan sa kanyang presentation o unang stand. Alam niyo ba? Pakinggan niyo ang whole video, dahil hindi ko pa yun na-upload, mga kapatid. Siguro sa ibang araw, aking i-upload yun upang marinig ko ninyo ang katanungan porsyon, ang sagot porsyon, live, inyo po marinig mga kapatid. Pero, nandyan po yan sa ating timeline at sa kanilang Facebook page yung nangyaring talakayan o debate. Ngayon, nahuli sila o siya dahil ginamit niya ang writing si Lindsey White, sabi ni Lindsey White umano na ang kaligtasan sa utos na umano. Sabi ni Lindsey White, nang tinanong ko siya, wala ka bang nabasa sa lahat ng sulat ni Lindsey White na ang ng kaligtasan ay sa magitan ni Kristo? Wala kang nabasa o may nabasa ka din? Sabi niya, may nabasa daw umano din siya na ang kaligtasan by grace, by Christ din. Ibig sabihin, dito pala mga kapatid, tapos na ang talakayan, tapos na ang sharing. Bakit? Dahil yung kanya palang presentation is misleading. Bakit? Bakit misleading? Dahil alam mo pala na mayroon nakalagay na ang kaligtasan, aral ng Adventista, ay sa magitan ni Kristo, bakit mo hindi sinama sa inyong presentation? Bakit hindi mo sinama sa inyong paksa? Paksa mo yan, bakit hindi mo sinama yung na ang kaligtasan na turo ng Adventista, hindi lang sa utos, kundi sa pamamagitan ni Kristo at kailangan tayong tumutupad sa utos ni Kristo. Bakit hindi mo sinama? Yan ang aking tanong sa kanya. At nagtanong pa ako, ano ngayon ang naramdaman mo? Hindi ka ba nahiya sa lahat ng mga Baptist na nood ngayon? Na may nabasa ka at inaamin mo na may nabasa ka talaga na sa writing si Lindsey White na ang kaligtasan pala na aral ng Adventista ay sa magitan ni Kristo. Bakit hindi mo sinama sa inyong paksa at sa inyong presentation? Ang sagot niya, nagkawindang-windang na. Malabo na mga kapatid.
Dahil nahuli na eh. Nahuli na. Ayon. Ginamit niya mga kapatid yung episodos 8 hanggang 10 mga kapatid. Kung ating basahin yan mga kapatid ang episodos 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yan ang kanyang ginamit. Ginamit din niya ang verse 9, hindi sa magitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Hanggang dito lang siya eh. Nang tinanong ko sa kanya ito, sang ayon ka ba sa episodes 8? Hanggang 10 na niligtas muna tayo sa magitan ng by grace. Nang niligtas, mayroong nakalagay sa talatang 10, lalakad sa mabuting gawa. Kasama ba yan ang pagsunod sa utos ng Diyos o hindi kasama? Sabi niya, kasama. Ibig sabihin, yung ligtas, yung naliligtas, mayroon pa lang utos ng Diyos na kailangan pa rin tuparin. Sabi niya, yung utos umano resulta ng kaligtasan. Tama yan. Ngayon, bakit disagree kayo o hindi kaysang ayon sa Adventista na alam mo pala na ang kaligtasan, nabasa mo nga eh, inaamin mo eh, sa pamamagitan ni Kristo at kailangan ding tumupad tayo o sumunod tayo sa utos ng Diyos. Yun ang totoong naligtas. Bakit kayo tutol? Kaya natuwa ako sa kaniyang sagot mga kapatid. Ngayon, sabi niya, nagtanong ako sa kaniya, kayo bang mga Baptist, mayroon ba kayong utos na tinutupad o sinunod? Sabi niya, mayroon kang Kristo. Ibig sabihin, katulad din namin, bakit itutos Adventista, kayo pala, mayroon ding utos ni Kristo na tinutupad. Ngayon, aking follow-up, sangayon ka ba sa sinabi ni Kristo, Mateo 19, Lucas 18, kapag gusto mo ang buhay ng walang hanggan, kapag gusto mo na makapunta sa langit, kailangan sundin ang 10 utos o 10 commandments. Sangayon ka ba sa nakasulat o hindi ka sangayon? Sabi niya, mali yan nakasulat. Mali daw nakasulat. Sangayon ka ba kapag basahin ng moderator ang Bibliyang English Bible, Living Bible? Dahil ang batayan, Bible at referensya. Biblia at referensya ang batayan. Wala nakalagay na Bible only Greek. Wala nakalagay dyan. Ibig sabihin, anong version o anong sali ng Biblia gagamitin? Kaya ginamit po. Sangayon ka ba sa sinabi ni Kristo? Lucas 18, Matthew 19. Kapag gusto mo ang buhay na walang hanggan, or kapag gusto mo na makapunta sa langit, 10 utos kasama pa rin ang 10 utos na ating tutuparin at sundin, sabi ni Kristo. Sabi niya, mali yung Biblia na yan. Kaya, ang tanong ko, ano ba ang ating batayan? Greek ba ang nakalagay dyan? Or Bible? Sabi niya, Bible. So, sungayon ka sa Bible. Sayang yung pangalang Bible Baptist niya. Nang ginamit ko ang Bible, hindi pala sa ngayon dahil hindi sa original, dahil Greek ang original. Bakit nakalagay sa iyong relihiyon, Bible Baptist? Dapat Greek Baptist na yan. Ngayon, alam niyo ba, marami siyang technicality sa aming paksa. Siya ang gumawa ng paksa, siya na rin ang lalabag sa paksa. Ginamit niya si Ellen G. White na baka kung umano, sinungaling daw umano. Kaya nag-object ako sa moderator. Ang objection ko sa moderator objection. Unang stand yan, unang presentation niya. Objection moderator. Sa aming paksa moderator, walang nakalagay na si Ellen G. White sinungaling. Hindi yan paksa namin. At sa ating rules moderator, maaaring mag-object ako. At sa ating rules din, huwag lalabag o huwag lalabas sa paksa. Eh bakit? Siya yung gumawa sa paksa, ikaw moderator, baptist ka pa naman, bakit hindi mo
tinuruan yung kasama mo, ano kalagay naman dyan sa iyong Facebook page na video? Formal debate. Paano magiging formal yan na siya mismo ang lalabag sa paksa dahil ginamit na siling jawa at sinungaling daw umano? Ginamit na yung dakong away. Sa paksa namin, mga kapatid, wala nang kalagay na Ellen G. White na sinungaling. Kaya yung moderator talagang kakampi nila. Tama yun? Kakampi nila dahil Baptist yun eh. Pero dapat na moderator na next time, dapat neutral. Ha? Dapat neutral. Kung ano yung rules, doon lang tutupad ang moderator. Iya ang rules namin. Huwag lalabas sa paksa. Mayroon ba nakalagay sa paksa na Ellen G. White sinungaling? Wala. Yung paksa niya, yun ang kanyang patunayan. Kaya next time, mga Baptista, makinig kayo. Ngayon, ginamit mo ang salitang sinungaling. Alam mo ba sa 1 Juan 2:4, ang nagsasabing nakilala ko siya at hindi tumutupad na kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Sino ang sinungaling? Si Ellen G. White? Na tumutupad, at nabasa mo nga, na tumutupad sa utos ng Diyos o ikaw, Baptist, na angkin na angkin lang na ligtas. Pero, hindi tumutupad sa pong utos. Sino sinungaling? Ikaw, si Ellen G. White. Dahil 1 Juan 2:4, kapag hindi ka tumutupad, sabihin mo, ligtas ka na, sabihin mo, kilala ko si Kristo, pero hindi ka tumutupad sa kanyang utos, sabi sa Biblia, sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Malinaw yan, mga kapatid. Isaias, Kapitulo 8, sa versikulo 20. Ngit-ngit pa sa Alkitran, mga kapatid, yung mga mangaral na sabihin, ligtas, sabihin nila, kilala ko si Kristo, kilala ko ang Diyos, pero hindi tumutupad sa utos, sampung utos, sinungaling yan. Kaya yung aking conclusion, sino yung totoong ligtas? Kaming mga Adventista na sabi mo, nabasa mo na ang kaligtasan sa magitan ni Kristo, ang kaligtasan, kailangan din sundin ang utos, ikaw ang nagbasa niyan at inaamin mo yan. Sinong ligtas ngayon? Kayo o kaming mga Adventista? Yan. So, maraming salamat po sa ibang araw o ibang episode ating i-upload yung naturang talakayan. At aking iparinig sa inyo, mga kapatid, ang kabuuhan dahil mataas yun. So mayroon tayong mga episode 1, episode 2, part 1, part 2. At yan lang muna, mga kapatid, ating pasalamatan ang Panginoong Diyos. Tayo po ay atin lang ginawa ang ating dapat gawin. Sabi sa Biblia, unang Pedro 3:15, dapat palaging handa. Nang sino mang magtanong sa ating pananampalataya. Maraming salamat po muli, yung lingkod, Brad Warren Becerril. To God.